Hello and welcome po dito sa channel natin. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung nature ng trabaho natin dito sa eBay dropshipping, no? So itong skill na to, magagamit nyo to para makapaghanap kayo ng trabaho online or pwede nyo siyang gamitin kung meron kayong eBay dropshipping business, no? Dahil nagtuturo tayo dito ng mga strategies, no? Kung paano natin mapapalago, no? Yung online store natin, no? Lalo na sa eBay. Yan. Dito po, busy tayo sa channel natin, no? Panoorin po natin yung quick guide para malaman natin kung saan tayo magsisimulang manood ng mga tutorials video natin. At huwag po natin kalimutan mag-subscribe, no? Yan. So, dito sa eBay, yan, meron tayong dalawang type ng seller, no? Kasi, iba yung dropshipper, iba yung eBay seller lang. Yan. So, ang eBay seller, sila yung mga seller dito sa eBay na yung mga items na ibinibenta nila sa eBay ay hawak nila or on-hand item, no? Ang gagawin nila kapag i-hire nila tayo, sisendan nila tayo ng inventory na kagaya nito na nakikita natin sa screen, no? Ginagamit to sa spreadsheet, no? Google spreadsheet. Nandito dito yung mga items nila. No, ang gagawin natin is i-search lang natin yung item na to sa Google or sa mga online store, no? So, ituturo ko sa inyo kung paano yung ginagawa sa ibang video, no? So, next naman is yung dropshipper. Ayan. Paano tayo nasasahudan dito sa trabaho na to, no? Ito yung cycle ng trabaho natin dito sa dropshipping. For example, ito yung eBay store natin online, no? So, ito yung buyer. Ang gagawin ni buyer is bibili siya sa store natin. So, for example, bibili siya ng blender. Etong nandito sa screen. Yung blender na to is nagkakahalaga ng $20, no? So, bibili ni buyer ng $20, tapos si client naman bibili niya sa supplier niya, no? Ng $13 lang yung items, no? Tapos yung supplier naman natin, meron silang mga promo dito sa store nila, no? For example, sa Amazon. Sa Amazon, kapag Prime member ka, meron kang 2-day free shipping kapag member ka dun sa Amazon. No, ngayon, nag-o-offer siya ng free shipping. Ang gagawin ni client is i-address niya yung orderin niya sa supplier niya dun sa address ng buyer. So, si supplier naman ay isi-send niya direct, no, yung item dun sa buyer. So, from $20, bibili niya ng $13, tutubo siya dito ng $7, no. So, sa isang item lang, what if meron tayong 1,000 items, no? So, dyan kumikita si client at kaya tayo napapasweldo, no? Yan. Ito po yung eBay dropshipper. Yan. Ito po yung isang sample ng item, no? Na binibenta sa eBay. Sa eBay po is 13.85 siya. Yan. Pero kung makikita natin sa Amazon, ang presyo niya is $9.99 lang, no? So, dito tumutubo si client, no? Parang nagba-buy and sell siya. Ito yung tinatawag na dropship, no? Yan. So, bilang isang dropshipper, ano ba yung mga task natin dito? Ano ba yung mga gagawin nating trabaho? Yan. Kung magtatrabaho tayo online na gamit tong dropshipping, no, sa eBay. Ito yung mga task natin. Product research kasama siya sa task natin, no? Kung saan mag-search tayo ng mga product online or meron tayong gagamitin mga tools, no, sa pagpa-product research. At yung product listing, itong pangalawa, magse-search tayo ng item dun sa na-search natin product, no. At yung pagma-manage naman ng eBay store, ito is optional lang, no, sa pagma-manage ng store. Sa ibang video na yan, ibang skill na yan, pero ngayon tututok muna tayo sa product researcher at sa eBay lister. Yan. So, ito yung client tools access, no? Yan, kung itatanong nyo kung meron ba kayong bibilin or meron kayong ida-download, no? Wala po. So, si client ang magpo-provide ng tools. Itong Zeek Analytics at itong Therapeak, yan. Ito po yung mga product research tools na gagamitin natin, no? Bibigyan tayo ni client ng access dyan. At ito naman pong nasa ilalim, dito nasa baba, yan. Ito po yung tinatawag na dropshipping tools, no? So, meron tayong dalawang type ng listing. Meron tayong dropshipping tools at meron tayong manual listing, no? Kung saan,
doon tayo mismo sa eBay maglilist ng product. Ayun po yung manual listing. So, dito, gumagamit si client ng isa sa mga to. Pero hindi to lahat, no? Pero lahat to ituturo ko sa inyo kung paano siya ginagamit, itong mga dropshipping tools na to. Yan, bibigyan niya rin tayo ng access dyan. Isang access sa product research tools at isang access dito sa dropshipping tools. Yan. So, sa product research, no? Ayan. Gagamit tayo, kagaya nung sabi ko kanina, ng product research tools. So, most of the client, no, 80% ng client, ang ginagamit nila ay Zeek Analytics, no? Yan yung ituturo ko sa inyo sa susunod na video natin, sa mga susunod. Yan. Tapos, saan tayo magsesearch ng product? So, kung si client ay eBay US, no, ito yung mga supplier na pwede niya nakuha na ng mga items. Pero, depende sa client kung ano yung supplier na gusto niya. Yan. For example, yung Amazon. Kung ang client mo ay nasa UK or nagtatrabaho ka sa eBay UK, so dun ka sa amazon.co.uk. Pero kung dito ka sa US nagtatrabaho, so amazon.com. No? Itong Walmart, Banggoods, Home Depot, and AliExpress. No? Ayan yung mga supplier natin dito sa eBay. No? Kung saan kumukuha si client ng mga nililista niya dun sa eBay store niya. Yan. So, next is yung product listing. Yan, dito sa product listing, kagaya nung sa dropshipping tools, no, isa doon yung mga gagamitin natin. No. Dito sa product listing, meron siyang iba't ibang type. No. Ituturo ko yan sa inyo step by step kung paano yung mga variation listing, multi-variation listing, yung mga bundle listing, no, iba't ibang type siya. No. Ituturo ko yan sa inyo lahat, no, step by step. Yan. Dito sa product listing, gagamit din tayo ng photo editing, no? Meron tayo diyan sa channel natin kung paano gamitin yung Photoshop, no? Gagamit tayo dito ng Photoshop. Gagamitin natin yung Photoshop para i-edit yung main picture natin para mas eye-catching siya dun sa mga buyer online, no? Yan. Ayun ang gamit ng Photoshop dito sa online jobs. Dahil dito sa online jobs, importante yung Photoshop. So, kung hindi kayo marunong mag-Photoshop, meron tayong video dyan sa channel natin. Tinuturo natin kung paano siya ginagamit. Para sa mga beginners, no? Pero, hindi naman lahat ng tools doon ay gagamitin natin. Meron lang tayong mga tools doon na gagamitin para ma-edit natin yung mga photo na ilalagay natin dito sa eBay, no? Para mas eye-catching siya sa mga client. Yan. Ang sunod is yung basic copywriting. Yan. Dito sa basic copywriting, ginagamit natin to sa manual listing, no? Kung saan kokopyahin natin yung mga description dun sa supplier na kukuhanan natin. Halimbawa sa Amazon, no? Kapag nakakita tayo ng item doon, makakakuha tayo sa kanya ng mga details, no, ng item kung saan kakopi natin siya. Then ipe-paste natin siya dun sa manual listing tayo. Paste natin siya sa eBay store natin. Ia-arrange natin yung mga description, no? Aayusin natin siya, yung font, yung ipe-place natin siya na maayos, no? Tapos yun yung gagamitin natin, description dun sa eBay natin. Yan. Dito sa eBay dropshipping, no? Napakadali lang ng trabaho ang gagawin natin dito. So, bali dalawa lang. Product research at eBay listing, no? So ituturo ko sa inyo yan sa susunod na video. Papakita ko sa inyo yung actual na trabaho na ginagawa namin para magkaroon kayo ng idea, no, kung ano yung trabaho na gagawin natin kapag meron na tayong client, no? So meron pang mga criteria si client na ituturo ko pagkatapos ng product research, no? Kailangan maging ready tayo sa mga bagay, no, sa mga abbreviation dito sa eBay dropshipping dahil nga yung iba sa atin walang experience, no? So ituturo ko yan lahat mula sa abbreviation, no? Kung ano yung mga criteria ni client, kung ano yung mga dapat nating gawin para makahanap ng profitable item, no? Para magkaroon tayo ng sapat na kaalaman dito sa eBay dropshipping, no?
Yan. So, yan po yung nature ng trabaho natin dito sa eBay dropshipping, no? So, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at follow nyo po kami sa Facebook. So, see you on the next video. Thank you.